Hello po, welcome sa Jeff E. Vlogs. Ngayon po, pang-apat na araw na po natin ngayong gabi. At magtuturo po tayo ng apat na topic, no? Yung unit, yung copy, and move, and rotate, no? Paano po natin ginagawa sa AutoCAD yun? Ay mahalagang mahalaga po yun na pag-aaralan po natin, ha? Ngayon po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, marahil mag-subscribe na po. At dito sa aking channel na Jeff E. Vlogs, maraming maraming salamat po. O ano pa pong ginagawa po natin, tayo na mag-aral. Hello po, magandang gabi. Welcome sa Jeff E. Vlogs. Ngayon pong gabi ay pag-aaralan natin yung apat na topic, no? Una po, unit, copy with distance required, move and rotate, no? Mag-umpisa na po tayo, no? I-open na po natin ating AutoCAD, pero nakabukas na po ito, no? Yan, ito na po yung worksheet natin, no? Ngayon po, unang tatapikin natin o yung tatagal po natin yung unit, no? Mahalaga po kasi ito. Ngayon, bago pa lang kayo mag-copy ng AutoCAD, alamin nyo muna kung inches to or millimeter, no? Bali po, makita po natin sa pag-type natin ng UN. UN stands for unit, no? Enter. Yan. Ito pong lalabas, no? Yan, dito po siya kung decimal, architectural, hindi, yan. Kung natin decimal, kung ilang pong, pag po naglagay ka ng numbers, pero itatap natin dito, kung ilang decimal points, no? Ito siya sabi ko, millimeter siya, kung inches, kung feet, yan. Pero gagamit po tayo ng millimeter, yung po pinaka-standard, no? Ay, ibig sabihin po ito, naka-millimeter na itong worksheet na pag-aaralan po natin, no? Ang susunod po ay copy, no? With distance required, syempre, no? Magawa po, no? Magkaroon tayo ng line, no? Line. Magkaroon tayo ng line. Yan, no? Ito. Ito, ika-copy po ito, pero kailangan meron kong distance. Yan ba, nag-design ka, gusto mo nang ito, magmula dito, ay 500, no? Sige, subukan natin, no? Copy. Okay, no? Select object ngayon. Enter, no? Tapos, pwede mo siyang maglagay ng, bawa, let's see, 500. Ayan, 500, enter. Ayan, no? Enter. Enter, yan. Tapos, pagkita ka ganun, no? Ngayon natin. Copy. Mag-specify agad po ng ano, yung first point, no? Tapos, let's go pa rin. Dito. Oops. And then, skip ko na po. Ito na po siya, no? Ngayon, na-measure po natin ko na yung dating pinapikan dati yung pag-measure ay DIM. Or dimension. Sabi niya dito, or DIM ulit. Ang ganito natin. Ayan. Ayan. Ayan po. Tapos, pangalaw. Ayan. Ba't po ulit, no? 500, no? 500 pinapsid natin, no? Ayan po. Pwede po natin, ano nga yun, i-an natin yung settings natin yung dimension. B, press D. Oops, yan natin po, no? Skip natin para ma-reset po yung, ano, yung last command, no? Ngayon po, naka-reset na. Malalang po naka-reset na kasi may magigit tayong type of command dito. Kasi din naka-reset na, no? Ngayon, B. Nagkita mo yung dialog box. Ngayon, ito tayo sa modify. Tapos, itong use overall scale, gawin natin 50. Okay. Tapos, set current. Bagyan, sumobra naman po sa laki, no? Bawas natin, D, modify, gawin po natin mga 10 lang, okay, set current, syempre, close, yun, okay na po siya, no? Ibig sabihin po, ito, itong object na ito, kinapi natin with desired distance, no? Hindi tayo pwede yung, hindi pwede yung copy-copy na at least pag nag-design po kasi tayo talagang kailangan may swak talaga ay naka-measure nyo talaga, no?
pwede po natin ng copy. Ayan, select object. Enter. And then, yun po ano yung copy, specify base point mo yan. Tapos, sinubo mo lang ganyan. Or pwede dito. Pag dito, dito siya bandang left. Pero kapag ginanong bandang right, ibig sabihin, magka-copy ng bandang right. Let's say, 1,000 sita, 1,000 yun. Ayan na po, no? Tapos, skip na natin siya. Measure na po natin, no? Ang tama. Dito, ayan. Ayan, first one. Ayan. Oops, yun na po. Ayan. 1,000 na po, no? Kuwang-kuwa talaga, no? Ano din po yung, ano? Yun din po yung move. Move, no? Let's see. Ayan. Move. Move po natin po na. Ganyan din po, no? Oops, hinap natin. Hindi rin yung papakulay. Max move. Enter. Select object. Enter. Display first point. Kung ilap po ba, sila sa 500. Sabihin, mag-move siya ng 500. Pag dito po dito. Ito. Hindi mo na siya mati-check kasi wala na siyang yung pinaka-footprint niya. No? Ganyan lang po yung ano, yung copy at saka move mo. Okay, ang susunod pong topic ay rotate mo. Ganito yung po yan. Type po natin ang arrow means rotate. Select object. Ito. Specify by this point. Pwede siyang ganun po. 90 degree. Puso 90 degree. Tsaka 180 degree. Hanggang nakahindi kita mo po siya. Let's see, 90 degree. Enter mo lang 90. Ito, 90, no? Ayan. Dito. Ayan. Ganun po siya. Ganun din po. Ayan. Ayan. Ito, 70. Ayan. Sige po, ayan natin. Ilalagay lang po natin ang offset po tayo. Para magkita natin. Ayan. Move po natin ito. Ayan. Ayan. Para makikita natin na rotate. Ayan. Ang bonus. Rotate natin ang antidivis. Ayan. Ang antidivis na. Tapos rotate natin ang antidivis. 180. Ayan, no? Rotate natin ang 270 degrees. Ayan. Ganyan lang po siya. Ganyan lang po ang command ng pag-rotate, no? E paano po? Pwede na po sunurin, no? Sa ngayon po yun ang topic natin. Ay, sana po ay meron po kayo at napulot o natutunan sa ating topic na copy, move, and rotate, no? Maraming maraming salamat po sa pag-inig at once again po, kung sino pa po hindi nakasubscribe, pakisubscribe na po at pakihit yung notification button or bell para mag-notify po kayo sa upload ko mga video tungkol sa AutoCAD, no? Maraming maraming salamat po and God bless. Yun po, nakatapos na po tayo sa ating topic, no? Sana po, ang hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po sa Jeff E. Vlogs. Maraming maraming salamat po and bye and God bless.